Tatlo ang patay matapos masunog ang tinitirhan nilang bahay sa Malate, Maynila kagabi. Matapos maapula ang sunog, dalawa sa mga biktima na tagpuang magkayakap ang mga labi. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Labis-labis ang paghinagpis ng ilang residenteng nasunugan sa Maynila. Hindi na kasi umabot pa sa pagsalubong sa bagong taon ang kanilang tatlong kaanak na nasawi sa sunog sa Singgalong, Malate, Maynila kagabi. Napag-alaman na magtituyuhin pa pala ang mga biktima. Ayon sa BFP, itinaas sa ikalawang alarma ang sunog bago tuluyang naapula bandang alas 7 kagabi. Ang isa sa mga biktima na nakilalang si alias Dennis, 41 taong gulang, abuna ng matagpuan ng mga otoridad. Kwento ng ama nito, matagal ng bedridden si alias Dennis. Pinapakain umano niya sa ikalawang palapag ng bahay ang anak nang sumiklab ang sunog mula sa unang palapag. Hindi na ako makakyat. Gawa nung ako'y malakas na. Talagang wala na. Wala na akong panahon para iligtas si Dennis. Wala na. Pati hagdana, pati pintuan, wala na. Puro apoy. Naglalaglaga na yung mga kahoy. Napakasakit. Magkayakap naman ng matagpuan ang labi ng 21 taong gulang at 8 taong gulang na magkapatid. Ayon sa kaanak ng mga biktima, hindi umano ito ang unang beses na nagkaroon ng sunog sa lugar. Sabi po sa investigation na suffocate po sila, and pinakita po ng officers na nag-investigate, hindi naman po sila sunog, pero basang-basa, tapos parang magkayakap po sila magkapatid. Pangatlong sunog na to sa barangay. So kaming lahat trauma na talaga kung ano yung gagawin, tapos magsisigawan, magtutulungan. Kaya ako din medyo alert na rin sa mga ganyan. Nanawagan naman ng tulong ang kaanak ng mga biktima. Mayor, ang aking mabait na mayor, sana po nabigyan man lang ninyo kami ng konting tulong. Patuloy ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Bian Manalo para sa Bayan.